Okay, so hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. So yun, matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload ng video tutorial ano, dahil gagawa ng busy tayo sa OJT. Kasi nga last sem is OJT na lahat, almost 3 months or 4 months din yun. And 600 hours yung kailangan naming punuin para matapos namin yung aming OJT. And isa kasi sa requirements yun para kami ay makapag-graduate. At shoutout nga pala sa HTE namin ano, or dun sa host training establishment kung saan ako nag-OJT, sa Riot, San Agustin Riot, Jigan Auto Depot. And ito nga pala yung page nila. At kung mapasyalan nyo sila, like and share na rin ng kanilang page. Then shoutout nga pala sa mga kasama kong nag-OJT, lalong lalo na sa mga klase ko and sa mga head technician namin. So ayun, back to topic. So meron tayong wiring diagram dito at kung nabasa nyo na yung ating thumbnail, bali for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag install ng mini driving light at the same time stock horn at dual horn gamit ang ating domino switch. So itong domino switch na to, valid ano siya no? 3-way switch siya and double siya. So kumbaga dalawang switch siya na iisa lang yung lagayan nila, pero magkaibang wire yung per switch na yun. Kasi per switch is 3 wires. So kumbaga double domino siya. Dun sa nakaraang vlog natin, kung napanood nyo na yung video natin kung paano gawing stock horn at gawing loud horn gamit yung hollow switch. So ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-install nga ng mini driving light with stock horn or loud horn. So pwede mo siyang gamitin. So pwede ka mag-stock horn kung bawal sa inyo yung loud horn. So pwede mong i-off yon. And pwede kang mag loud horn kung nahihinaan ka sa stock horn na hindi mo na tinatanggal yung iyong stock horn. So ayan, so umpisa na natin yung ating video tutorial. Ngayon, tulad ng lagi kong inuumpisan no. So dito tayo lagi mag-umpisa sa ating battery. So sa battery natin meron tayong dalawang terminal diyan. Isang negative at positive. So ayan. Sa mga baguan pa lang sa akin channel, kapag nakakita kayo ng ganitong symbol, ibig sabihin yan yung ating ground. So nakatap to sa chassis or sa body ground, sa chassis ng motor. And yung ating positive terminal, merong kung mapapansin nyo sa positive terminal ng battery natin, iisa lang yung wire na tinatap natin dyan, no? Which is yung may terminal pin. Ngayon kung bubusisiin mo ng maayos yun, merong manipis na wire doon at isang matabang wire. So yung matabang wire papunta yun sa ating starter relay. Ngayon itong manipis na wire na to, pupunta ito sa ating fuse. Ayan, kung nakikita nyo, meron tayong fuse. Ito yung stock fuse ng ating motor. So makikita to sa ilalim or ilalim ng upuan or sa tabi mismo ng battery. Then kapag yung source lumabas na dyan, ayan, from positive terminal, pupunta lang yan sa fuse. Then tatawid sa kabila, pupunta yan ngayon dito sa ating ignition switch. Kahit na gaano pa kalayo yung ignition switch natin, so dun pa rin pupunta yung source ng ating battery, which is yung positive. Ngayon dito naman sa ating ignition switch, meron tayong tutorial kung ano nga ba yung kaibahan ng 4 wires na ignition switch at yung 2 wires na ignition switch. At kung napapansin nyo, lagi kong ginagamit yung 2 wires kasi para mas lalo nating maintindihan at madali siyang ituro. Again, from positive terminal yung source ng battery, pupunta yan sa fuse, dadaan yan sa fuse, pupunta yan sa ignition switch. Ngayon, kapag yung ignition switch natin, sinusi natin, tinurn on natin, lilipat yan sa ating accessory wire. Sa accessory wire natin, tulad ng lagi kong tinuturo, yung accessory wire natin, siya yung nagsusupply ng source na galing sa battery papunta sa ating mga loads.
So dito nakakonect yung ating busina, headlight, flasher, mga indicators, gear indicators, yung mga floater natin, neutral indicator. So at iba pa, no? So kung makikita mo yan, napakaraming wires dyan, nasanga-sanga. At dyan lahat kumukuha ng source. Kaya kapag in-off natin yung ating susian or yung ating motor kapag naka-off, so walang supply yung ating mga loads na yun. Ngayon dahil mag-i-install tayo ng mini driving light, ayan, magta-tap din tayo dyan kasi dyan din tayo kukuha ng source. Kaya ayan, bali dadaan pa rin siya sa ating ignition switch. Kasi kapag dito tayo nag-tap, hindi na siya sakop ng ating ignition switch. Kahit na naka-off ng ignition switch natin, mapapagana pa rin yung i-install nating mini driving light, which is napaka-delikado. Lalong-lalo na pwede mapaglaro ng bata or mabilis makadiskarga, makadiskarga kapag halimbawa nakalimutan. Then before natin, ayan, before natin explain yung wiring ng ating mini driving light, so dito muna tayo sa busina. Sa busina, napakadali lang ng busina. Automatic naman yan na nakatap sa ating accessory wire. Ayan, kung nakikita nyo, kukuha yun ng source accessory wire, dadaan niya ng switch. So kapag pinindot mo, lilipat lang yan ng source. So lilipat lang sa red wire, mapupunta yan sa ating busina. Sa busina natin, yung dalawang terminal ng busina natin, kahit na magkabaliktad yung pagsalpak natin ng wire dyan, okay lang kasi walang polarity yung ating busina or reverse polarity na tinatawag. Pwedeng itong maging ground, pwedeng yun ang maging positive kasi nga may terminal yung ating busina. So sa busina, basta kailangan niya lang ng ground at positive, tutunog na yan. So yung ground, kapag nakakita kayo ng ganitong symbol, automatic chassis or body ground. Pwede din naman itong dumiretso sa negative terminal ng battery, which is ayun, ground siya. Mas solid yung grounding system ng ating busina. Again, from accessory wire, kapag turn on mo yung susian, ayan, yung source pupunta sa accessory wire natin, magsusupply na yan ng source sa iba't ibang system. Then dito tayo sa busina, dahil busina yung install tutorial natin, ayun, yung source nya pumasok sa switch, then lilipat yan sa ating busina. Ngayon dito na tayo sa ating mini driving light. Sa mga nakapanood ng tutorial natin, no, tungkol sa mini driving light, napakarami ko nang ginawang tutorial sa mini driving light, ano, at ayun, kung napanood nyo na yung mga tutorial natin na yun, so may idea na kayo. Again, dito sa ating mini driving light, may 3 wires dyan. Isang ground, ayan, so kung nakikita nyo, dalawa yung mini driving light natin. Yung ground ng ating mini driving light, kulay black, so pinagsama ko na, so pinagdugsong ko na yan. Tapos siyempre, kapag nakakita kayo ng ganyang symbol, automatic ground dyan. Then, yung red at saka yellow, nasa sa inyo na yan kung ano yung gusto nyong gawing high dyan or low. So, pwede naman magkabaliktad dyan. So, pagsamahin nyo na rin yung dalawang wire na yun. For example, dito tayo sa yellow. Pagsamahin nyo na yung yellow, yung dalawang yellow ng mini driving light. At pagsamahin nyo na rin yung red. Ayun, kung nakikita nyo, red. Tapos, pagdating dito, nag-iba siya ng kulay, naging kulay black siya. Kasi dito sa ating domino switch, meron din siyang 3 wire, ano? Dito sa ating domino switch. Sa domino switch naman natin, guys, kung nakikita niyo yan, meron siyang red wire, which is kumuha siya ng source dito sa ating accessory wire. So kapag kumuha yan ng source, pupunta yan dito sa ating switch, then siya na yung magsusupply ng current papunta sa mga wire na to. Ayan. So yung function ng ating domino switch, ayan, kung nakikita nyo, isang guhit, tapos may 0, tapos dalawang guhit. So ayan, kayo na yung bahalang magposisyon kasi up and down lang naman to, pero ang off nito sa gitna. So up, then off, tapos down. So kayo na yung bahalang magposisyon kung alin yung gagawin yung high and low sa dalawa na yan. Okay, so for example, yung low natin is yung yellow. So, kukuhain ng source sa accessory wire, papasok sa red wire. Ayan. So, kapag pinindot mo,
Sige, dito na lang tayo sa dalawang weight kasi yun yung ating low, pababa. So kapag pinindot mo yung pababa, yung source, lilipat lang yun sa yellow wire, pupunta yan dito sa ating yellow wire, papunta sa ating mga mini driving light. Ayan kung nakikita nyo. Kasi given naman na may ground na yung ating mini driving light, automatic iilaw na yung ating MDL. Ayan. Yung yellow wire. Ngayon, kapag gusto nyo naman mag-high, pindutin nyo tong one line na to. Yung source galing sa accessory wire, lilipat lang yan. Then, syempre, lilipat lang ng position yung ating source. Mapupunta lang yan sa black wire. Pupunta yan ngayon sa black wire, papunta sa ating mini driving light, at pupunta sa red wire. Ayan. Triggered na yung ating mini driving light. Ngayon, meron pa tayong switch. So, kung mapapansin nyo, wala siyang wire. Then, dito sa isang domino switch na to, guys, tatlo rin yung wire nyan, ano? No? Kasi nga, gagawin natin siyang pupwede siyang stock horn. Ito, pupwede siyang stock horn. And, pupwede rin siyang loud horn. So, paano yun? Dito, guys, sa ating stock horn, ayan, wala tayong gagalawin dito sa stock horn natin. Ang gagalawin lang natin dito is yung kanyang switch papunta dito sa ating horn mismo. Kumbaga, magkakat tayo dito. Ayan. Magkakat tayo dito ngayon ng source. Siyempre, dahil dual horn yung i-install natin, yung dual horn natin, kailangan niya ng relay. So, papasok na dyan yung relay para suporta sa ating switch. At syempre, extra fuse kasi nga another circuit na naman yun. Ngayon ang mangyayari. So, yan. Ganito ang mangyayari. Yan. Nakayusin natin siya. Okay. So, yun. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung kaninang wire ng ating stock switch na pupunta sana dito is kinat na natin. So, kumbaga, ayan, pupunta na siya dito sa ating isang domino switch. So, kumbaga, siya yung magiging main source ng ating domino switch. Pupunta dun. Ayun, yung red wire. Ayan. Again, dahil meron na tayong dual horn, sa dual horn natin, may dalawang terminal yan, kada isang horn. So, yung isang terminal nyan, ayan, yung kulay black, pinagsama natin. Ayan, pinagsama natin yung dalawang wire ng ating dual horn. Tinap natin yan sa body ground or sa chassis. Then, or pupwede rin yan dito sa ating negative terminal. Tapos, ayun, tulad nga ng sabi ko kanina, kailangan niya lang ng positive at negative para matrigger yung ating dual horn. Tapos, yung kulay red natin, siya yung positive. Ayan. So, dito muna tayo sa ating relay. Sa relay natin, 4 pin yung ginamit natin. Meron tayong 30, 85, 86, at 87. Dahil nga another circuit na yan for safety, kailangan niya na rin ng panibagong fuse. So, hindi na siya sakop nito. Ayan. For safety to, for safety. Once na may madikit sa ground dyan, or anuman, ang automatic mapuputol dyan is ito. So, dito naman, once na may madikit na ground, ang automatic mapuputol is ito. Again, tap natin yung isang wire ng fuse. Ayan. Sa positive terminal. Kuha yun ang source sa positive terminal. Tatakbo yan dito sa ating fuse box, papunta dito sa ating 30. Basta yung 30 natin, automatic positive terminal yan, diretso sa positive terminal. Then yung 86 switch, at yung 85 ground, nakita nyo naman, ground, sinama natin siya dito. Or kahit sang ground, kahit sang part ng chassis natin na malapit, basta may good source siya. Yung walang pintura, no, pwede natin itap yung ating 85 doon. Then yung 87, dito nga pala sa relay natin, guys, ano. Yung relay natin, kasi nga electronic switch 'yan. So kailangan lang niya ng positive at negative para ma-trigger yung ating 87, which is yung load. Kasi kapag kumuha na siya ng source dito sa positive terminal, yung number 30 natin, matitrigger 'yan or magdidikit 'yan sa 87. Kumbaga yung source tatawid sa 30 papunta sa 87. Ngayon, para ma-trigger 'yan, kailangan ng positive at negative ng ating relay, which is 85 at 86. Kumbaga ito yung trigger. Dito sa 86 at 85, pwedeng magkabaliktad to, no? So pwedeng yung 85 yung positive natin at yung 86 ang maging ground. Parang busina lang siya kasi
reverse polarity din siya. So yan kasi yung coil natin. Tapos yung 30 at 87, yan yung ating switch. Then okay na tayo sa 86 at 85 at saka sa 30. So sa 87 naman tayo, siya yung output natin, which is yung load na tinatawag. So yung 87 natin tatakbo yan sa positive or sa kabilang terminal ng ating busina. Ayan kung nakikita nyo sa diagram natin. Ngayon, dahil wala pang wiring yung ating isang domino switch, so lagyan na natin siya. From dito sa accessory wire, yung kanina, yung sa mini driving light natin, kung napapansin nyo to at na natatanda nyo sa kabilang bandpaper, siya yung main source. Ayan, para maisupply nyo yung high and low sa MDL. Ngayon, dito sa ating busina, para matrigger natin yung stock horn at yung loud horn, gagamitin nating source is itong mismong stock switch. Ayan, so kukuha yan ng source sa ating accessory wire. Ngayon, itong wire na to na red, imbis na pumunta to dito, kinat natin yan. Ngayon, dinugtungan natin ng wire, which is yung galing dito sa domino switch. Ayan, so dinugtong natin doon. Ang mangyayari ngayon dito, yung main source nitong ating isang switch na to, dito na manggagaling sa ating stock switch, stock horn switch. Ngayon, kapag pinindot mo to, yung source lilipat, ang matitrigger itong kabilang switch. So para matrigger mo yung stock horn mo, kailangan mong pindutin to. For example, itong isang buhit, pinindot mo pataas, yung source lilipat dito sa yellow, papunta sa ating stock horn. Ayan, siya yung magti-trigger ngayon ng iyong stock horn. So paano mo naman ililipat yung source dito? So pindutin mo lang ito pababa, itong dalawang guhit. Ang matitrigger naman ngayon, from accessory line source pupunta sa horn switch, lilipat. Ang matitrigger naman ngayon is yung kulay black pupunta sa 86. So again, dito sa ating relay, para matrigger yung relay natin, kailangan niya lang ng positive at negative. Then yung ating loud horn, may ground na siya, given na may na ground na siya, kailangan niya lang is positive para ma-trigger. So may relay ka na, may 30 ka na, may 85 ka na, at 85 yung ground, yung 86 is yung positive. At syempre, magkoconnect na yan, matitrigger na yung iyong loud horn. So yun guys, no, sana naintindihan nyo kahit na medyo mabilis tayo magturo. At tulad ng dati, i-upload pa rin yung soft copy nito sa last part ng video natin. If ever man na gusto nyong pag-practicean, screenshots nyo na lang. Ayan, kayo nang bahala. Ayan, so sana may natutunan kayo at sana nagustuhan yung video natin, no. So ayun, bali hanggang dito na lang. Ayan, please like, share, and subscribe.